Okay, mga kabayan, mga kaibigan, ang ating pag-aaralan ngayon ay about sa mga kalagayan ng nakikita nyo sa screen ngayon. Para lubusan natin mapangunawa, mga kaibigan, ang ating talakayan ay isa-isayin natin susuriin kung bakit kailangan nating makita unang-una ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos at kung bakit nandyan si Jesus Christ sa ating kalagitnaan. Kaya po, mag-i-start po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa Biblia. Sabi po ng nakasulat, bakit nga ba malaga ang tamang pananampalataya o pananalig? May idea po ba kayo, mga kaibigan, kapatid? Ayon sa Roma chapter 11, nakasulat po sa aklat ng Roma chapter 11 verse 22, dito makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan niya, mabagsik siya sa mga hindi nananalig sa Kanya. Malinaw po dyan, mabagsik siya sa mga hindi nananalig sa Kanya. Kaya po napakahalaga ng pananalig. Sa original situation po, kung pag-aaralan natin ang Genesis, sabi po, the original situation of God and man, they were together. Man can communicate directly to God. Kaya po, malinaw po sa ating talakayan, even pag nabasa po natin ang Genesis, nag-uusap po yung Diyos at ang mga tao, si Adan at Eve. Kaya po, nandun po yung directly communication nila sa isa't isa. Otherwise po, dumating ang situation na sila ay magkakasala. Sabi nga po ng Genesis chapter 2 verse 17, the rule, isang batas na binigay ng Diyos, but you are not to eat from the tree of the knowledge of good and evil. Nasuway po ni Adan at Eve ang isang utos na binigay sa kanila kung kaya't nagkaroon ng separation sa Diyos. But because of sin, man was separate to God. Kung mapapansin po natin, mga kaibigan, ang aklat ng Roma ay mababasa po natin sa Roma chapter 12. Ang ganitong pananalita, chapter 5 verse 12 to 20. Kung ako na po magbabasa, sabi po dyan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. 13. Nasa sanlibutan ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. 14. Gayon man, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses kahit sa mga taong na ang pagkakasala ay di tulad ng pagsuway ni Adan. Tatalon po tayo sa 20. Sabi po din sa 20 na nang magkaroon ng kautusan, tumami ang paglabag. Kasi nagbigay ng utos na additional eh. Kaya po sabi po, magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya po dito po natin makikita, mga kaibigan, ang pagdami ng paglabag o pagsuway ng tao sa mga kasalanan. Isa na po rito, mga kaibigan, ang nasulat, pagkapuot sa tao, kasakiman, paglalasing, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, walang taros na pagsasaya, mapakiapid, pagkagalit, paimbabaw. Yan po ay mga isa lamang mga nagagawa ng tao sa
laman o pagsuway sa harapan ng Diyos. Kung kaya't nasabi po ng Roma 3:9, ano nga? Tayo bang mga Hudyo, sabi ni Apostol Pablo, ay nakalalamang sa mga Hentil? Siyempre, Hentil tayo. Tayo mga Pilipino. O ibang mga tao na hindi Hudyo. Hindi, sabi niya, sapagkat napatunayan namin na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao. Kasama ba ako sa lahat ng tao? O yung mga ibang lahi, mga Indiano, Pakistani, o Vietnamese, Amerikano, kasama ba sa lahat ng tao? Maging Hudyo o Griego. Kaya po malinaw dyan, lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Yan po ang pag-aaral natin na pinamagatang kalagayan ng bawat isa. Tao muna. Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Malinaw po dyan na ang sabi, ilan ang nagkasala ayon sa talatang iyan? Lahat ay nagkasala. Pag tinignan mo ang salitang lahat, mga kaibigan, hindi po ako exempted. Hindi ka rin exempted. Lahat ng tao, as long na tao ka, na kiniklaim mo, kasama ka. Diba? Kaya lahat ay nagkasala. Sabi po ng Isaiah 59 verse 2, ngunit ang sala mo ang naging dahilan, kaya di na marinig ang dalangin mo. Unang epekto ng kasalanan, di marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan ng paglayo ninyo. Yung communication ninyong dalawa ng Diyos ay siya rin naging dahilan dahil sa sala. Ang siyang dahilan din ng paglayo natin. Anong epekto ng kasalanan sa tao? Yun pong dalawa na ating nabanggit. Di marinig ang dalangin mo at ang dahilan ng paglayo natin sa Diyos o separation. Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Anong epekto ng kasalanan ayon dito? Sabi po dyan, sapagkat kamatayan, ano, ang kabayaran ng kasalanan. Malinaw po dyan, may kabayaran ang kasalanan. Yun ay ang kamatayan. Yan po yung epekto. Sinabi rin po dyan, sabi po, doon sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ilang kasalanan ang gagawin ng tao bago humantong nakabayaran ng kamatayan? Ilang kasalanan ba ang gagawin mo bago humantong ang kabayaran mo ay kamatayan? Kung mapapansin niyo po, mga kaibigan, ito po nang ang ginamit. Diba? Malinaw dyan na nang ang ginamit, kaya isang kasalanan katumbas ay kamatayan. Ngayon, tanong, ilang kasalanan ang nagagawa mo araw-araw? Di ba? Kaya po, ngayon pa lang po, nag-iisip na kayo ilang kasalanan ang nagagawa mo araw-araw. Eh napaka delikado po ng tao sa harapan ng Diyos. Kasi makatarungan ng Diyos. Sabi po ng Revelation o Apokalipsis o pahayag sa mabuting balita, Biblia. Pagkatapos ay itatapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Malinaw po dyan, oh, mga kaibigan. Ano naman ang sinasabi ayon sa apoy? Diba? Ang lawang apoy na ito ang siyang pangalawang kamatayan. Malinaw po dito, mga kaibigan, na may pangalawang kamatayan pong magaganap. Kaya po hindi po tayo pwedeng tumpik-tumpik. Kasi baka akala natin ito lang yung kamatayan na physical. Sa Bible may binanggit po na pangalawang kamatayan na mangyayari. At sabi rin po ng pahayag 20 verse 15,
Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Grabe yan. Grabe yan, mga kaibigan, mga kapatid. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya magpasulat na po kayo, mga kaibigan, para po yung sinasabi nating kaligtasan ay maging assurance sa ating buhay. Ano ang mangyayari sa taong wala ang pangalan sa aklat ng buhay? Siyempre po, sabi po dyan, itatapon o itinapon sa lawang apoy. Kaya po, yun pong nakakatakot sa mga taong hindi nakakaalam. In Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ang paghukom. Sa ayat gusto ng isang tao, itinakda sa kanya ang mamatay. Kaya po sa isang minsan lang, sabi niya, minsan lamang mamamatay at pagkatapos ang paghukom. Ibig sabihin, after mo mamatay, may paghukom pang ma-experience ang tao. Kaya po kailangan po, wag po siyang magnawa na okay lang na dito na lang. Kung hindi, kailangan makilala niya yung way na binigay ng Diyos para ma-overcome natin yung mga pagsuway at kasalanan na gagawa ng tao. Hindi ko pa nga po nasabi yung mga doon sa Apocalypse o Revelation chapter 21 verse 8, yung kasalanan pati yung sinungaling. Diba? Kasama ako doon. Sinungaling din ako. Kaya sabi nga doon, tatapon sa lawa, naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Kaya po, napaka-delikado po ang isang tao. Kasi lahat tayo nagsisinungaling, lahat tayo. Kaya hindi natin maitatanggi yun. Ano ang mangyayari sa tao pagkamatay? May pag-uukom pong magaganap. Yan. Nakikita naman po natin kung paano naman po kumilos ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sabi po dyan, mga kaibigan, naputol. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di po ba? Sabi po, ibinigay ng Diyos ang bugtong na anak. Para sa anong dahilan ayon sa talatang ito? Palagay mo, kaibigan. Para sa anong dahilan kung bakit ibinigay? Isip-isip at basa-basa. Upang sumampalataya. Diba? Para hindi ka mapahamak. Anong meron sa'yo nun? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Malinaw po dyan, ha? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Diba? Nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Paano ipinadama ng Diyos ang kaligtasan sa tao? Diba? Inayaan ng Diyos na mamatay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. In 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo, Apostol Pablo pong nagsulat nito, nagsulat sa kanya, sabi niya, binigay ko sa inyo itong pinakamalagang aral na tinanggap ko rin. The first of all, di ba? Pinakamalagang aral. Sabi nga, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Marami tayong kasalanan Bilang katuparan na sasaad ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Nangyari ang mga bagay na to dahil sa kasulatan. At sabi niya, tinanggap ko rin
Even si Apostol Pablo na sinabi niya, tinanggap din niya yung pinangangaral niya. Kaya po napakahalaga ng ginawa ni Kristo. Ano pong kahalagahan nito? Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan ha? At muling nabuhay upang tayo mapawalang sala. Yun po yung summary ng Corinthians 15:3-4. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ganun po ka tindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano pa, nakasulat kay Jesus Christ about sa Kanya. In Acts o Gawa 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Diba? Kung tao ka, kanino matatagpuan ang kaligtasan? Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Diba? Kaya po, sa ating buhay ay napakahalaga kung kanino ka magiging, sino yung pananaligan mo, sino magiging sandigan mo, sino magiging tatakbuhan mo kapag mga sitwasyon na hindi mo na kaya. Diba? Sa John 14:6, si Jesus Christ mismo ang nagsabi nito, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sabi ni Jesus Christ, siya ang daan. Saan? Papunta sa Ama. Ano ba? Siya ang katotohanan. Saan? Siya yung dapat ipangaral dahil siya ang katotohanan. Ano po siya? Siya ang buhay. Buhay. Siya po yung buhay na pinagmumulan o yung sinasabi natin sa Bible na internal life. Kaya nga dun sa chapter 11 verse 25 sa Kanya matatagpuan ang buhay . Kapag namatay tayo, muli tayo niyang bubuhayin. Kaya po, nasa Kanya lahat sa Panginoong Jesucristo. Even, pagpunta natin sa Ama, kung gusto natin pumunta sa Ama, siya yung dapat natin daanan, ang Panginoong Jesucristo. Paano ba dinadaanan ng Panginoong Jesucristo? Malalaman po natin mamaya, mga kaibigan. Diba? Nasabi natin, paano makakapunta sa Ama ayon sa talatang ito, sa pamamagitan ni Jesucristo, dadaanan natin siya. Ito na po yung gagawin natin about dun sa pagdaan. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos, ay naligtas kayo. Yung kagandaang loob po ng Diyos, naligtas tayo, sabi nga, sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Tingnan niyo po ah, pananalig kay Kristo. Kaya napakaalaga ng sinasabing pananalig, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo po lagi yan. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos. Kanino galing? Sa Diyos, kaloob . Hindi mula sa inyo, sabi niya, hindi mula sa atin. Kaya po, nililinaw ni Apostol Pablo, hindi mula sa inyo, kaya nga hindi tayo kailangan magmalaki o mapuri sa ating sarili dahil yun ay kaloob lang ng Diyos. Sino ang nagbigay ng kaligtasan? Paano mo ito nakuha? Sabi nga, sino nagbigay? Kaloob ito ng Diyos. Sabi niya, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Sabi, tapos paano mo ito nakuha? Sabi niya, sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Diba? Naligtas kayo. Yun po mga kaibigan. Huwag niyong pahirapin ang buhay niyo dahil lahat ng sikreto na sa Panginoon, sa tulong at habag ng Diyos. Sa Efeso 2:9, hindi ito dahil sa inyong mga mabubuting gawa, kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Malinaw din po dito, mayroon bang kinalaman ang mabubuting gawa ng tao sa kaligtasan ayon sa talatang ito? Sabi, hindi ito dahil sa inyong mabubuting gawa. Para saan ngayon yung mabuting gawa? Sa Santiago po, kung lilinawagin po natin, ang mananampalataya po kasing sinulatan niya doon, kaya po sa bawat mananampalataya, kailangan may kalakip na gawa. Pero pagdating po sa salvation, walang kinalaman ang ating gawa. Walang kinalaman ang ating gawa sa pamamagitan
ng ating kaligtasan, kung hindi ito ay kahabagan ng Diyos, kaloob ng Diyos ito. Kaya po, grace ito eh. Kaya po, hindi po siya by work. Kung hindi, faith, di ba? Malinaw po sa verse 8, faith. Kaya kung mapapansin niyo po yung Roma chapter 9, pakibasa na lang po ninyo. Kung dahil ang pagpili, ang pagpasya po ng Diyos, sabi nga na dun, ay hindi base sa ating mga gawa o ginagawa ng tao, kundi ayon sa kanyang habag. About dun sa Roma chapter 9 po yun. Dito po mapapansin po natin, pagdating sa Diyos, chapter 1, verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa ating mga kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Amen po ba? Siya ay matuwid. Kaya po, sabi po dyan, anong ipapahayag mo ayon sa talatang ito? Nakaguhit na po siguro. Kailangan alam ninyo, kasalanan. Para ano? Bakit naman natin, bakit kailangang ipahayag ang ating kasalanan ayon sa talata? Para linisin tayo sa ating mga kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kaya kailangan mo magpahayag dahil may lilinisin ang Diyos. Kasi kung hindi mo ipapahayag yung kasalanan mo, anong lilinisin sa'yo ng Diyos? Ayaw mong ipahayag, ayaw mong mag-repent, di ba? Kaya nga po napakahalaga ng mga pagpapahayag para may lilinisin. Kaya nga po napakahalaga din na pag sinasabi mo, oh, pakilinis yun. Oh, lilinisin nila kasi sinabi mo ay may lilinisin, di ba? Even po dito, na ang Diyos alam naman niya na kailangan natin yun, pero kailangan mong ipahayag kasi yun ang proclamation dito o nakalagay na homologeo, sabi nga, kung ipinapahayag natin. Natin ha, kasama po si John nung nagsulat yan. John 1.12, ngunit lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya'y binigyan karapatang maging anak ng Diyos. Bakit tayo naging anak ng Diyos ayon sa talatang ito? Minsan, memory verse lang po natin yan, pero hanggang ngayon, kapag may natatanungan po ako sa mga ibang tao, ay, hindi nila masagot na tumanggap at nanalig sila sa Panginoong Jesus. Nakakalimutan nila yun. Kung ano-ano mga sinasabi nila. Kasi po, sabi niya, bakit tayo naging anak ng Diyos? Kasi tinanggap at nanalig tayo. Hindi lang pwede tumanggap lang ha. Ang daming tumatanggap kay Kristo pero walang pananalig na experience o pananampalataya. Kailangan po, pag tinanggap mo ang Panginoong Kristo, may pananalig o pananampalatayang nangyayari o nagaganap sa buhay. Kasi po, sabi nga ng Efeso 2:8, sa pamamagitan nito, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, sabi niya doon. Kaya po, hindi po pwedeng pagtanggap lang, kailangan may pananalig na ma-experience ang isang taong tumanggap kay Kristo. Ano ang nangyari noong tinanggap at nanalig ako kay Jesus? Kayo po, palagay niyo, anong nangyari? Sabi po, binigyang karapatang maging anak ng Diyos. Yun po yung nangyayari. Sa ayot gusto mo, may karapatan ka na. Kasi bakit? Kung mapapansin po yung Efeso 1.13, after mong narinig itong ebanghelyo na sinishare ko ngayon, ibinigay sa iyo ang Espiritu Santo o sa ibang salin, ibinuo sa iyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Matapos ninyong marinig ang ebanghelyo o ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Diba? Yan po. After mong marinig ito at nanalig, automatic yun. Kapag tinanggap, tumanggap at nanalig, sabi kasi dito eh. Yan po yun, yung sa Efeso 1.13. Sa John 5.24, sabi po, sinabi ko sa inyo, si Jesus Christ po nagsasalita dito ha, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Saan inilipat? Sabi niya, hindi na hahatulan
kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Galing siya sa kamatayan eh. Kaso inilipat siya sa buhay, sabi niya. At sabi, hindi na siya hahatulan. Di po ba? Malinaw na malinaw po yung talatang yan. At ganun din po sinabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8 verse 1 and 2. Kung mapapansin niyo po ito, alas magkasinghawig po yung mga sinasabi nila. Diyos, Hayag 3:20. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. May paanyaya po. Paanyaya po yun. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. May paanyaya pong nangyayari sa harapan ng Diyos. Kung di rin gin ni naman ang aking tinig at bubuksan ang kanyang puso o ang kanyang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Di ba? In Roma chapter 10 verse 9, ito po yung pananampalataya na madalas mabanggit kung paano yung pananampalataya na binabanggit ng Roma 10:9-10. Kung ipinapahayag ng iyong labi, kasi na homologeo po yun ha, yung proclamation yung ipapahayag, may kailangan ibuka yung labi kasi, sa kaya sabi po homologeo sa Greek word labi, na si Kristo ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso, hindi kalahati ha, buong puso, na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi po, buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Diba? Siyempre, may mangyayari po. Papahayag.